Hi mga ka-native! Welcome to our morning vlog. So this morning gagawa naman tayo ng panibagong video para dito sa ating channel. Yung topic po natin for today ay paano nga ba pakalmahin itong mga manok natin at paano nga ba sila, ano nga ba yung mga ginagawa natin para makontento sila dito sa range natin at hindi na po sila lumabas. Yan. Kasi meron talagang mga breeders, no? Kahit nasa range na sila, gusto pa rin nilang lumabas. Kasi nga, may kulang sa loob ng range. Yan. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito. Yan, para kumalma lang po yung mga manok natin. Napapasalamat pala tayo sa mga subscribers natin, supporters, at saka sa mga select viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 7,970 subscribers. Kaya konti-konti na lang, magiging 8,000 subscribers na tayo. Kaya sa mga hindi pa nakapasubscribe dyan, pakisubscribe naman po. Napakalaking tulong po yan para sa ating manukan. Yan. Pinapromote ko rin para yung ating Facebook page. Isa-share sa Facebook, Pulumulok Native Chicken. Lalabas tayo doon. Lahat ng ginagamit natin yung products, lahat ng ganap natin dito sa manukan ay nandun na po. So, paki-like and follow ng ating Facebook page. Yan. Maraming salamat po, no? At pakainin natin ng mga breeders natin kasi alam kong gutom na to. Let's go! Yung una-una natin gagawin para magiging kalmado yung mga manok natin is dapat meron silang tubig. Patuka. Yan. Tsaka tubig. Yan. So yun talaga yung primary na kailangan ng manok natin. So meron naman tayong pellets, meron tayong trigo. Yan. Napansin ko kasi kapag busog yung manok, medyo nabibihid na sila. Pero may isa pa silang kailangan talaga, no? So dito napapansin nyo sa ating range, wala na po tayong mga damo, ano? Yan. Kasi dati, puno po ito ng damo, no? Tapos talagang inubos po ng mga manok natin yung damo dito sa ating range. So kapag napapansin nyo, alam ng mga breeders to, alam ng mga nag-aalaga ng manok ko, na kapag yung mga manok natin, lalo itong native chicken, kapag nakakita ng damo, ay talagang gustong lumabas sa kanilang range. No? Yan. Dito kasi sa paligid natin, maraming mga damo dyan. Kaya parang gusto nilang lumabas. Yan. Yun yung napapansin ko kapag hindi ko sila binibigyan ng damo. Yan. So sa damo, kahit magbigay lang tayo ng every other day lang. Yan. Kasi nagsasawa din po yung manok natin kung araw-araw silang kumakain ng damo. Dual purpose kasi yung damo, no? Pwede tayong makatipid dahil sa damo. Dahil pwedeng kainin ng manok 'yon. So nabubusog na sila. Kahit konti na lang yung patuka.
Yan. Kung halimbawa, medyo kapos tayo ngayong araw, yan, damihin natin yung damo. Tapos, yung pangalawa, talagang kailangan na kailangan ng manok yun. Kasi nga, organic siya. At syempre, meron din pong mabibenefits yung mga manok natin. Tignan nyo, ubos na po yung binigay natin. Nasa mga 5 kilo po yung binigay ko ata ngayon. No? 4 or 5 kilo. Yan, ganun yung range niya. So, mamaya hapon, 4 na kilo na naman. Kasi daily dito sa atin, umubos tayo ng 8 kilos per day. Yung isang sako natin, minsan umabot ng isang linggo. Minsan sumasobra kapag nagdi-dieta tayo sa mga manok natin. Pero mura lang po itong ginagamit nating products, no? Huwag lang po yun talaga yung mga branded na patuka. Meron na po tayong sisyo, no? Papakita natin mamaya, hindi ko pa na-check yung pugad. Pero man, nakita ko kanina meron mga nag-crack na. Yan, hindi ko lang alam kung meron na talaga sisyo. Check ko yun mamaya. Yan. Pero bago yan, pakainin muna natin itong mga manok natin ng ng damo. So, kukuha lang ako ng damo, no? So ito lang muna, mamaya hapon bibigyan na naman tayo. Lakas lang kumain, ano? So, need talaga ng mga manok natin ng greens, no?
Napapansin ko rin kasi kapag kumakain sila ng mga ano, mga berding halaman, mga berding damo, talagang sumasarap din po yung karne ng mga manok natin. So parang sa wild din po ano, nakakain sila ng mga damo. So yung mga insekto natin, napaplano din po kasi ako na mag-alaga ng super worms. So yun po yung ipapakain din po natin sa mga manok natin. So siguro mga January mag-breeding tayo ng super worms, no? Kasi mayaman sa protina yon yung super worms. Tapos malinis siya kumpara dun sa mga yung black soldier fly, no? Ayan. So yung black soldier fly kasi yung kinakain niya mga ano no, mga food waste. So parang nakakadiri naman yun. Yung super worms kasi yung kinakain niya is mga gulay lang. Yan, mga oatmeal. Yan, kaya okay na okay siya. Yan. Para maraming mabe-benefits yung mga manok natin. So check natin yung nasa loob dyan, oh. Kung may sisiw na. Yan. Ito yung napapasok ko kanina, hindi na siya bumababa. Tapos may mga basag-basag na ng mga itlog. Check natin yung pugad niya. Yan, may sisiw na. Itim. No? Basang-basa pa. So, wala tong kuto. Yan, kasi naglagay na po tayo dito ng 7, no? Ng Bayer. Check natin yung ibang itlog. Yan o, may truck na. Siguro bukas, alas mapipisa na ito lahat. Mamayang gabi, ikakandel ko yung mga itlog para malaman natin kung sino yung ano, kung may baog ba dito or may pati na sisiyo sa loob. Halos may crack na o. Yan. Mamayang hapon siguro, baka ubos na to. Halos lahat talaga. Marami nato yung magiging sisiyo nito ah. Ilan lang ito na natitira? 1, 2, 3, 4, ito. Yan. Yan o, oh. May crack na o. Oh. Lahat ata. Yan. So dito may crack na rin o. Oh. So kung walo yung magiging sisiyo niya, okay lang din. Yun lang po yung maximum natin, no? Walo lang. Ayaw ko na pong umabot ng 10 yung magiging sisiyo nila. Kasi napapansin ko talaga, mabilis talagang lumaki yung mga sisiyo na konti lang. At saka wala talagang namamatay. Wala nakakasakit. Healthy na healthy lahat. Kaya mabilis nang mababa sa range. Mabilis na yung makakaparami. Unlike dun sa marami talagang mga sisiyo tapos maraming namamatay, konti na rin yung matitira. Yan, so sayang din po yung gastos nyo sa patuka. No? At syempre, masasaktan din po yung damdamin nyo. Pero ganyan talaga yung farming, no? Kaya dapat talaga masolusyonan nyo yung mga problema nyo. Kaya yun nga sabi ko sa inyo, kapag yun yung problema nyo, nagkakamatay yung mga sisiyo nyo, baka ano sila? Baka sobrang dami nila, hindi tama na yung init na binibigay ng kanilang ina. Sa mga gumagamit naman dyan ng brooding pen na may ano, na may kuryente, talagang mahirap talaga yun kasi dati nakatry na rin po ako ng ganyan, dami talaga na mamatay sa di kuryente na brooding pen. Kaya sabi ko sa inyo, mas broody na inahin, na breed ng manok, talagang mas mabuti, mas better siya. Mga kanintip, may tubig na yung mga manok natin, no? Yan. So pagkatapos nyan, kalma na talaga yung mga manok natin, no? Kasi kumpleto na dito eh, sa loob eh. Yan, wala na silang hahanapin pa. You know? Medyo magumi lang yung sa labas ng ating
water bottle, pero talagang malinis din sa loob, no? Kalma na talaga yung mga manok natin. Kanina medyo wild sila, no? Yung medyo gutom pa. Papahinga na yung iba. Pati dito sa loob ng ating ano, ng ating palimliman ay meron din yang tubig. Yan o. Yan, kaya nga dito sa ating palimliman ay medyo kulang yung mga inahin natin. May nakapasok na ano, na lalaking manok. Yun mga kalitibs, sana may mga natutunan naman kayo sa vlog natin for today. Shout pala kay Larry Magdadaro, Eduardo Season, Michael Strada, Jeff Mananquil, Chris Dave TV Vlog, Ryan G. Aladim, at saka niya sa kanyang misis na OFW. Yan, maraming salamat po. AJ Marquez, napaka-supportive nito. James Anthony Romero, Ace of Spade, Ashley Solis, Happy Phil Vlog, Jodian Belioso, yan, Tracy James Reyes, at kay Ma'am Princess Aslan Satin na talagang supportive sa mga videos natin. Mga kanito, kung gusto nyo pong mapashout, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa ating comment section at isa-shout po kayo sa mga susunuting videos. Tapos kung mayroon po kayo katanungan, mag-iwan lang po kayo ng question dyan at sasagutin po natin yan. Sa mga bago lang dito na padaan lang, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanito, but kita-kita sa susunod kong video. Bye-bye po.